Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Welcome dito sa ating kwentong ICAC. Ako po si Miss Rachel from ICAC Kuwait. Ayan, so kasama ko isa sa mga graduates namin dito sa Computer Secretarial course. So, ma'am, bago tayo mag-umpisa, pakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa live natin. Hello, good morning po. Ako nga pala si Annalisa Manansala. Nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang kasambahay po. Okay. Mabilang taon ka na dito sa Kuwait po? 6 years po, ma'am. Pero same employer ka lang? Opo. Okay. So, paano mo siya, ma'am, naisipan na mag-enroll dito sa ICAC po? Yung kaibigan ko po kasi, nag-aral po ng caregiver last year. Mm-mm. So, yun nga po, I decided also na mag-aral para madagdagan din po yung kaalaman ko. Ayan, so, ngayon, ma'am, na tapos ka na sa course mo, sa Computer Secretarial course, and so, ano yung mga natutunan niyo po dito sa course na to, ma'am? Marami rin po akong natutunan kasi sa Pilipinas po, mayroon na po akong experience. Kasi gusto ko po madagdagan yung kaalaman ko tungkol sa computer. So, dati, hindi ako marunong gumawa ng CV. Ngayon, marunong na po ako. At saka ibang, ano pa po, sa mga techniques, opo, mga shortcuts, opo, may mga naanuhan ka na doon. Kasi dito sa Computer Secretarial course natin, matutunan natin yung professional na paggawa ng CV. Kasi sa atin, dati kasi biodata lang yung, opo, ano, pinifill up lang natin siya. Ngayon kasi, pagandahan na ng CV. Opo. So, pagandahan na ng mga designs, marami ng mga ano talaga professional CV na lumalabas ngayon. And yun, magagawa mo yan dito sa Computer Secretarial kasi ituturo talaga yan ng instructor from basic to professional level kung paano ba natin gagawin yung mga documents natin. So, hindi lang siya sa paggawa ng CV yung matutunan natin. Pwede rin tayong makagawa ng agenda, meeting minutes, or anumang klaseng documents kasi matutunan natin kung paano ba natin i-change yung font styles, font color, and pwede rin natin siyang i-change yung Microsoft Word to PDF, di ba? So, isa yan sa mga matutunan natin dito ay yung mga shortcuts. Paano ba mag-copy and cut? Paano ba mag-paste, di ba? Kasi yun talaga yung pinaka-importante na matutunan natin. Paano ba mag-copy-paste na hindi na natin kailangan na ipindutin pa yung copy. Pwede na siya through keyboard lang, mga shortcuts yun. Isa yan sa mga matutunan natin. And of course, yung Microsoft Excel. Kasi ang Microsoft Excel ngayon, napaka-challenging talaga. Kasi dito pwede kang gagawa ng mga reports. Pivot table, di ba? Calendars, okay, yun. And meron din siya mga formula na kailangan yung i-memorize din kung paano ba kayo mag... kumbaga kung mag-numbering kayo, hindi niya kayo mag-mano-mano, 1, 2, 3, 4. Ano ka lang, dadrag mo lang siya, pwede ka lang mag-ano ng mga number to 1,000. 1 to 1,000, di ba? Opo. Pati yung sa calendars din, hindi mo na siya kailangan i-mano-mano type Monday, Tuesday, Wednesday. Idadrag mo lang siya, lalabas mo siya yung Monday, Tuesday, Wednesday, and then yung month din. Diba? Kasi sa atin naman is mano-mano tayo magta-type January, February, March, April. So, dito sa Excel, mas marami kang matutunan talaga kasi itatrack mo lang siya, lalabas mo siya lahat. Mas mapadali talaga yung trabaho mo. Mas easy siya kasi mas convenient siya kasi malalaman mo dyan kung paano mo gagawin na mas madali, mapadali yung mga trabaho mo kung meron kang skills sa paggamit ng computer, lalo na sa PowerPoint. Kasi sa PowerPoint ngayon, marami talagang gustong matuto kung paano gamitin yung PowerPoint. Kasi dito gagawa tayo ng mga presentation. Kumbaga gagawa tayo ng mga slideshows, animation, di ba? So, dito yan sa PowerPoint. So, yan yung Computer Secretarial course dito kay Ma'am Annalisa kasi 6 years na siya nagtatrabaho sa ano sa bahay and ngayon is nakapag-decide siya na mag-aral dito sa ICAC ng Computer Secretarial course. At ngayon natapos niya yung course niya. So, ngayon, masasabihin mo na talaga sa sarili mo na confident na ako mag-apply ng trabaho sa office work kasi may knowledge na ako and skills, di ba? So, ano yung magiging message mo, ma'am, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live natin? Sa mga classmates mo, sa mga OFW din, na patuloy na nangangarap, na gusto rin nila makapag-enhance ng computer skills, pero nga lang, yun nga is, hindi pa sila talaga totally decided kasi nga marami silang mga doubts sa sarili nila. Sa mga gusto po mag-aral dito sa EXA, in-encourage ko po kayo na mag-enroll po kayo habang may opportunity pa kayo para madagdagan din po yung kaalaman nyo at magiging confident na rin po kayo sa sarili nyo pagka nakatapos po kayo ng pag-aaral dito. Kasi marami po talagang matutunan dito at saka maa-apply mo pa talaga sa pag-apply ng ibang trabaho po. Yes, oh, tama po kayo. Kasi hindi lang naman tayo mag-i-stay kung ano yung meron tayo ngayon.
ang importante ngayon is inumpisahan natin na magkaroon tayo ng professional development kasi hindi naman natin alam kung kailan yung opportunity na para sa atin. Di ba, malay mo next month or next year pag-uwi mo ng Pilipinas, may nag-aantay sa'yo ng trabaho doon. So at least, prepared ka na i-grab yung opportunity na yun kasi meron ka ng computer skills. And alam naman talaga natin sa panahon talaga ngayon is more on computer na talaga tayo. Even though mag-a-apply tayo, di ba? Halimbawa, ngayon, mag-a-apply ka ng Canada through email na. Yes po. Oh, so, sa Canada kasi pag nag-a-apply ka doon ng trabaho, meron silang sinusunod na pattern ng CV. So, dyan, pwede mo siya gawin ng sarili mo. Hindi ka na mag-utos na, okay, kailangan kong ipagawa tong CV na to kasi kailangan kong aanuhin din yung pag-apply ko doon sa Canada kasi ganito yung pattern ng mga CV nila. So, at least hindi ka na mahahasil pa kasi alam mo na kung paano gawin yun. And alam mo na kung paano mag-email. Alam mo na kung paano gamitin yung computer. So, pwede ka nang didiscarte kung paano mo siya gagawin. Hindi ka na makapag-disturbo ng iba. Hindi ka na magbabayad kasi pwede mo siyang gawin ng sarili. Okay. Diba? So, yun. Para sa ating mga kababayan natin na nakakapanood ngayon ng live na to. So, yan. Isa po si Mama Nalisa sa patuloy na nangangarap na makapag-enhance ng kanyang computer skills. And then, tapos na siya. And, kasama ka ba sa graduation ngayong October? Okay. And, yun. Kasama siya sa graduating students po natin for October kasi October yung graduation natin. So, yun, sobrang proud kami sa iyo, ma'am, kasi alam mo yun, hindi mo hinahayaan yung sarili mo na magiging stagnant ka, makukulong ka sa kung ano man yung sitwasyon mo ngayon. Diba? Kasi, yun yung nakaka-believe, kasi nag-out of comfort zone ka, na, kumbaga, sinusubukan mo talaga na mag-iba din yung magiging way mo or magkakaroon ka ng mas magandang opportunity, diba? Kasi prepared ka na to grab the opportunity na makapagtrabaho sa mas magandang trabaho, diba? So, yun. Ano ba yung ano niyo po, ma'am? Paano niyo ba siya na-manage yung pag-aaral niyo at the same time sa pagtatrabaho? Kasi, syempre, alam naman natin, pag nasa bahay ka, parang medyo merong mga restriction doon na kailangan mong sundin. Challenging po siya kasi magtatrabaho po kayo, tapos at the same time, mag-aaral po kayo, lalo na pagka may exam weekly. Pero, time management lang po talaga. Pagka mayroon pong, yung tapos na po akong magtrabaho, yun, ginagrab ko na po yung oras ko para gawin na naman yung assignment ko, mag-aral po. Ayan. So, kailangan mo lang talaga i-balance, kailangan mo lang siyang i-manage yung time mo para at least magawa mo at the same time yung trabaho na pinaka-importante talaga na responsibility natin. Kasi pumunta tayo dito bilang isang OFW, so kailangan natin gampanan yung responsibility natin sa work natin. At the same time, huwag natin kalimutan na tayo is isang estudyante din. So, yun, nakakabilib talaga yung mga, hanga ako sa'yo, kasi, mo siya, na-manage mo siya lahat, na mag-aral ka at the same time yung trabaho mo. So, ngayon, ma'am, paano mo siya, once a week ka ba nag-aate ng klase? Once a week po. Bali, once a week yung day off mo or nagpaalam ka lang sa employer mo na mag-attend. Once a week po. Once a week talaga siya. So, at least ngayon, yung day off mo naging productive. Kasi ngayon, meron ka ng certificate na magagamit mo na pag in case mag-apply ka ng office work, di ba? So, certified ka na sa paggamit ng mga computer applications. Yes. Ayan. So, yun para sa lahat ng mga kababayan natin. Kung gusto niyo din na mag-enhance ng computer skills, then so si Ma'am Nalisa po is patunay na walang hadlang. Yes. Kailangan lang talaga natin i-manage yung time natin para tayo is magkaroon, para tayo is magiging certified sa paggamit ng mga computer applications. Kailangan lang natin na mag-decide, kailangan natin umpisahan sa sarili natin na mag-upgrade ng computer skills. So, kailangan mo mag-take actions para ma-achieve mo yung goals mo. And so, thank you so much, Ma'am Analisa, sa pagpapa-unlock dito sa ating kwentong ICC. So, hopefully, sa lahat ng mga kababayan natin na nakakapanood ngayon, na-inspire kayo sa kwento ni Ma'am. So, kasi si Ma'am is nasa bahay siya, nagtatrabaho, 6 years na siya doon. Ngayon is nakapagtapos na siya sa computer secretarial course. Ayan. So, kung gusto niyo din na mag-enroll, mag-aral dito sa ICSA, so pwede po tayo mag-visit dito sa office namin. Located po siya sa Malia Panasonic Tower, 8th floor dito sa Quad City. Malapit na po siya sa may KFC sa Malia Bridge. Ayan. So, or kaya mag-message kayo sa aming WhatsApp number, +965-99-302-850, or kaya mag-comment down below po tayo dyan para masagot po namin lahat ng inyong mga katanungan. And thank you so much for watching. Ako po si Ms. Rochelle. Ang kasama ko si Ma'am Analisa Manansala po. Ang nagsasabing, ICAC is your partner in success. Thank you and see you soon dito sa ICAC. And so, ma'am, baka may gusto kang pasalamatan pag natin yung live. Thank you po pala sa teacher ko, sa mga staff,
yung babae po nila, patient na magturo, yun. Kaya kayo po, mag-encourage ko kayo na mag-aral na rin po dito. Hindi po niyo po pagsisisihan po yun. Yes, and so thank you so much and God bless everyone. Thank you.